Hello, humans! I'm JP and welcome ulit sa ating Theories of Personality series. So, ngayon naman is pag-uusapan natin ay si George Kelly at ang kanyang theory na tinamag niyang Theory of Personal Constructs. Ang tawag ko dito, personally, theory, it depends, although pinagalitan ako noon ng teacher ko nung sinabi ko yun. But anyway, ang theory na rin is quite interesting because it's a theory about theories of personalities, also known as a meta-theory. Kumbaga, ang point ni Kelly dito is, meron tayong mga kanya-kanyang theories of personality and yung mga theories of personality na yun is yun ang magde-define ng personality natin. So, kung nalilito kayo, ganun talaga, nakakalito tong si Kelly, but umpisa na natin, roll na natin yung intro. So si George Kelly, like all of our theories na napag-usapan natin for the past few weeks, is hindi siya psychology major originally. Meron siyang bachelor's degree sa mathematics and sa physics, and then meron siyang master's degree sa educational sociology, and then sa PhD niya pa lang, dun pa lang siya nag-psychology, and yung dissertation niya is about speech disability, which is a bit physiological side ng psychology. Pero kung titignan natin yung kanyang theory of personality, is very theoretical, ang taas ng real, meta-theory nga, di ba? Pero makikita natin yung mga nagdaan niyang background dun sa flavor ng theory niya kasi very theoretical nga. No? Meron siyang background sa hard sciences and sa soft sciences, di ba? Napaka-nerd niya, in short. So si George Kelly ay naniniwala na ang mga tao, ang mga subjective na tao, is nakatira sa objective na mundo. Which means that, yes, there's an objective world, there's an objective earth, no? Environment na nandyan, na may mga reinforcement and whatnot. But at the same time, meron din tayo mga subjective interpretations regarding this objective reality. So kumbaga, balance yung kanyang perspective about reality. So following that, sabi niya meron tayong mga kanya-kanyang explanations, meron tayong mga kanya-kanyang interpretations about what is happening in our external world, no? For example, binrake ka ng jowa mo, no? That is an objective reality, no? Binrake ka niya, iniwan ka niya, no? Wala makakapag-deny doon. Pero as people, as persons, we still have the capacity to interpret that external event, that external situation. Yung may ibang tao ay interpret nila yun as so talagang iniwan niya ako kasi tanga siya or something like that. No? So, meron pa rin tayong choice on how to interpret that. And sabi ni Kelly, we have different ways of interpreting a similar event. In other words, meron tayong mga alternatives. No? Ang tawag niya dito is constructive alternativism. So, kumbaga, the way we interpret that reality can have multiple angles, multiple perspective, depending nga sa tao, depending sa experiences niya, sa posisyon niya sa buhay. So, ang tawag dyan sa mga explanations and interpretations sa objective reality natin is personal constructs. So, ang personal constructs na to is parang mga mini-theories natin on how the world works. No? So, lahat daw tayo, sabi ni Kelly, is meron tayong mga beliefs or mga paniniwala kung paano gumagalaw ang mundo. Why do we create these explanations or interpretations of the real world? Well, same as the justification of creating theories ng mga scientists, no? They want to predict what will happen next. So sabi ni Kelly, para tayong mga scientists, no? Bago tayo gumalaw or mag-behave in a certain way, eh meron tayong theory behind that, no? Meron tayong paniniwala kung bakit natin ginagawa yun. Let's say, for example, bakit tayo nag-aaral ng mabuti? Kasi meron tayong personal constructs, meron tayong theory, meron tayong belief na kapag nag-aaral ka ng mabuti, magkakaroon ka ng magandang trabaho. Pag nagkaroon ka ng magandang trabaho, magkakaroon ka ng magandang pamilya, magpapasa mo yung genes mo, and then mas mataas yung chance of survival mo. So that is our belief, that is a personal construct. Kaya naman, bakit natin pinakikisamaan yung mga taong ayaw naman natin? Because meron tayong paniniwala, meron tayong belief, meron tayong personal construct na dito sa Pilipinas, kapag hindi ka nakisama, eh masama yung tingin ng iba sa'yo, and pag masama yung tingin ng iba sa'yo, less chance of being helped, and pag hindi ka tinulungan, eh lesser chance of survival. So those are personal constructs. And yung mga theory na yun is nakakatulong para sa atin para ma-anticipate natin kung ano mangyayari sa atin in the future. And preferably gusto natin maganda yung future natin. And as a scientist, yung mga theories natin na yun, eh, tinetest natin sila on field. No? Kumbaga, tinetest natin kung tama ba yung mga paniniwala natin sa buhay. And depende sa results na makukuha natin is either i-retain natin
i-update natin or i-reject natin completely yung mga personal constructs na meron tayo. But of course, just like any other scientist, we are also humans, diba? So as humans, meron tayong mga limitations, meron tayong mga flaws, meron tayong mga bias sa mga theories na to. So may mga times talaga na yung mga theories na ginagawa natin, yung mga personal constructs natin about the reality of our world, is sometimes a bit faulty, no? Kasi meron, limited lang tayo sa subjective interpretations natin. So putting this concept in a broader perspective, pwede nating i-apply to sa mga theories of personalities na napag-usapan natin from Freud up to Michel. So kasi kung titignan natin yung mga theories of personality nila, yung mga theories nila, is those are their personal constructs on how personality works. So basically, ang naging process nila dun is they know there's the personality of a person, may pagkatao yung isang tao. Now, how do we explain? How do we interpret, no? That personality. Of course, yung mga meron silang mga kanya-kanya ng interpretation dyan, mga kanya-kanyang angulo kung paano nila titignan yung pagkatao, yung objective na pagkatao ng isang tao. Kung mapapansin nyo, yung mga theories nila is based sa buhay nila or based sa mga naging experience nila, based sa mga naging bias nila, no? Kung ano yung mga gusto nilang tignan sa reality nila. And of course, as a scientist, they theorize and then they tested their theories, although some are not successful in falsifying their theory, no? Being the humans that they are, of course, meron tayong mga nakikitang limitations, meron tayong mga nakikitang mga not so good points ng mga theories nila. So following George Kelly nga, parang we can criticize, no? We can criticize their ideas because they are also humans, no? Not just scientists. But of course, in criticism, no, tandaan natin sa pagka-criticize, hindi natin kinikriticize yung tao mismo lang, no? We are actually criticizing the idea. And in criticizing the idea or the theory, we actually have this goal of improving the theory, not just dismantling the theorist itself, no? Medyo kawawa si Freud in this regard kasi lagi siya, mali ka Freud, di ka wala kang kwenta, di ka scientific. Well, siya yung nauna, so give the man a credit naman, no? In fact, gusto kong pag-usapan yung ano, ni, legacy ni Freud sa isang video, but siguro susunod na lang. Ang dami kong ginagawa. Anyway. So ngayon, alam na natin yung background, yung context ng kanyang theory, puntahan na natin yung mismong theory niya, no? Although napag-usapan na natin ng konti, but basically, ang basic postulate niya, but basically, the basic postulate of George Kelly is this. A person's processes are psychologically channelized by the ways in which that person anticipate events. So basically, ang sinasabi ng postulate nito is yung mga tao daw ay wired to be future tellers. Hindi naman yung future telling na katulad dun sa kyapo, no? More like, we are wired to explain, interpret our present situation so that we can predict what will happen next in our life. Kasi pag na-predict natin kung ano mangyayari sa buhay natin in the future, is mas mataas yung chance ng survival natin. So ayan, napag-usapan natin ang theory ni George. Joke lang. Actually, dito pala nag-umpisa talaga yung theory ni George Kelly, no? Hindi pa satisfied si George Kelly dyan sa basic postulates na yan. Talagang in-refine niya pa, in-expand niya pa. Nagkaroon pa ng 11 corollaries na hindi ko ma-pronounce dahil wala akong R, no? Kung di nyo napansin, mapapansin nyo na ngayon yan. Simula ngayon. Makikita nyo na yung aking Japanese R. Kaya nga gusto kong hanggang basic postulate na tayo para hindi ko pronounce yung R. But anyway, kailangan kong pronounce. Kailangan natin discuss yung 11 corollaries na yan. Kaya pagpasensya nyo na lang yung R ko. Anyway, so dadaanan natin 11 corollaries. Speedrun natin dahil medyo madami sila. So, ang unang corollary is yung tinatawag na construction corollary, which basically states that in construing events, no, in construing our personal construct, we often lump similar events, no? Kunyari, parehas na nangyari, parehas yung magiging interpretation natin. Let's say, for example, yung mga ibang tao, niloko sila ng mga male species. So, ang tendency nila is para sa kanila, lahat ng males is manloloko dahil nga may similarity dun sa experience na yun. Parehas silang males, diba? Pero hindi lang naman males ang manloloko. Anyway, next is yung individual corollary naman, which basically means that people can have different construal of events even having the same experience, no? Let's say, for example, ininsulto ka. Yung dalawang tao, pwede niyang interpret yun in different ways. Yung isa, okay lang sa kanya. Yung isa, mapipikon kasi magkaiba tayo ng construal ng event na yun.
But at the same time, pwede din naman yung dalawang tao is magkaroon ng similar construal ng events, no? Lalo na pag pareha sila ng background. So let's say, for example, pareha silang mainitin ng ulo tsaka talagang nakaka-insulto para sa kanila yung sinabing insulto. Talagang iti-take nila yon negatively. So may possibility din na gano'n. Next naman yung sinatawag nating organization corollary na kung saan merong hierarchy yung mga personal constructs natin. Kumbaga, meron tayong mga personal constructs na talagang bias natin sila. Let's say, for example, meron tayong mga constructs sa family natin. Talagang priority natin yung family natin. So most of the time, when we act, when we behave, lagi natin tinitignan yung priority na yun. So kung maganda ba yung magiging effect nito sa family ko, talaga, or makaka-apek ba ito sa family ko, or something like that. So, may mga ranking sila, in short. No? Next is yung dichotomy corollary naman, na kung saan yung mga corollaries daw natin is meron silang mga partners. For example, yung personal construct natin about independence. No? Hindi lang independence ang meron tayo. May ka-partner yan na personal construct about dependence. Bakit ganun? Kasi unang-una, mahirap i-categorize yung mga experiences kung wala silang kabaligtaran. Let's say, for example, yung independence nga. Pag sinabi mong independent ang isang tao, what does it mean to become independent? Diba? Kasi may mga iba't ibang degree yan. But if we will have the partner, no, for independence, may dependent, no, dependent na person, mas madali natin makakategorize yung mga construct natin. Kumbaga, pag naghihingi pa rin siya ng pera niya sa magulang niya kahit 30 years old na siya, that is dependent. Tapos, in being independent means that being self-sufficient, di ba? So, magkakaroon tayo ng mas magandang construal ng mga personal constructs natin. Kasi yung utak, ano yan, gusto niya mabilisan. Ayaw niya yung complex, no? Kaya nga, meron tayong tinatawag na dichotomous thinking. It's either DDS ka or dilawan. Parang mga ganun. Walang in-between. Kasi nakakatamad nga naman. Eh. Pag nakita mo na tumatanggi na dun sa isa, automatic kalaban yan. Well, anyway, so next corollary naman is yung tinatawag na choice corollary, which means that we can basically choose constructs. No? Meron, di ba, may ability tayong gumawa ng mga theories, ng mga personal constructs natin. Meron din tayong ability para mamili kung anong constructs yung gagamitin natin. Diba? Ibig sabihin, may choice tayo kung anong perspective ang susundan natin sa buhay natin. And madalas, kailangan talaga natin mamili ng mga personal constructs natin since hindi lahat ng personal constructs natin is applicable sa wide variety of situations. No? Let's say, for example, mga constructs natin sa family, hindi natin pwedeng gamitin yan for our personal constructs about business relationships. Kasi alam naman natin, pag pinagsama natin ang pamilya at business, medyo messy yan. Hindi man mahirap na yung laging na lang may discount yung kamag-anak mo kasi hindi ka kikita or something like that. No? Kailangan na, kumbaga may range yung mga personal constructs natin. May limitations sila. The same way na ang mga theories, merong mga limitations, merong mga scopes. Diba? May mga theory na malawak ang scope, may mga theory na very small lang yung scope na meron sila. So, ganun din sa personal construct. Ang mga personal constructs din natin is affected by our experience, which is fairly obvious naman. No? The more na validate yung mga theories natin, yung mga personal constructs natin, yung mga paniniwala natin sa buhay, the more na validate yan, of course, the more na tumitindi yung effect niya sa atin, sa mga behaviors natin. At the same time, may mga experiences din naman na pwedeng mag-modulate ng mga personal constructs natin. Ibig sabihin, for example, merong kang paniniwala, merong kang personal constructs na ikaw ang pinakamatalinong tao sa buong mundo, no? And then merong ka na-encounter ng isang tao or ng isang teacher na parang talagang sinupalpal ka, wala kang argument sa mga sinabi niya regarding sa mga claims mo. So, dahil yung experiences hindi lapat dun sa theory mo about sa sarili mo, may tendency na parang mamomodulate ng experience na yon yung paniniwala mo na yun. Parang, okay, medyo ha-humblean mo ng konti yun. Simpleng humble lang, di ba? So, may mga chance na pwede mangyaring ganun. But of course, effective lang yun sa mga personal construct na permeable. Ibig sabihin, mga personal constructs na hindi pa set in stone, pwede pang magbago talaga, no? May chance pa. Kasi pag na-set in stone na yan, wala na yan. Kahit anong pang experience na mangyari sa'yo. Dahil set in stone ka na sa paniniwala, wala nang update, di ba? And then yung mga personal constructs din na meron tayo, hindi nila kailangan maging compatible sa isa't isa. As I mentioned nga, may mga ranges yung mga yan. So it really means na hindi naman necessarily connected yung mga theories natin. In fact, we can believe two beliefs that are contradicting to each other at the same time with no problem. Diba? Pwede natin sabihin na mahal natin lahat ng mga hayop, no? Lahat ng mga living things.
habang kumakain tayo ng beefsteak. Pwede natin gawin yan, walang problema, di ba? Kasi hindi naman kailangan maging compatible yung mga personal constructs natin. And last but not the least is yung tinatawag na sociality corollary na kung saan yung mga personal constructs daw natin ay pwede mag-interact sa personal constructs ng ibang tao. And ang pinaka-related dito sa corollary na to is yung concept of roles, di ba? So ang roles, personal construct yan. Mayroon tayong personal construct about being a teacher, being a student, di ba? So alam natin na kapag teacher ka, dapat ikaw mag-exude ka ng aura na parang you know everything. Although, syempre, yung mga teachers din naman nila alam lahat. Marami din tayong hindi alam, no? And then, sa mga students naman, ang personal construct natin dyan is dapat they listen, no? They read. Yung problema, hindi nagbabasa ng libro, eh. Anyway. So, meron tayong mga personal construct sa mga yan. So, kaya pag may mga situations na nagko-call on sa mga roles na yan, meron tayong ways, no? Kumbaga, nakaka-interact natin yung personal construct ng ibang tao about sa roles natin. So, ayan. Yung mga 11 corollaries, no? Ini-speedrun natin yung mga corollaries. Sana naintindihan nyo pa din. Anyways. So, as we live our life, mas marami tayong nagagawa mga constructs, mga personal constructs, no? Mga theories about how the world works. And may mga times na kailangan nating i-update, no? May mga times na kailangan nating baguhin, may mga times na kailangan nating i-reject yung ibang mga personal constructs na meron tayo. Kasi tingnan nyo lang naman yung mga constructs natin simula nung bata tayo hanggang pagtanda natin. Naalala ko na nung bata ako, parang feeling ko yung mga matatanda, alam na nila yung ginagawa sila sa buhay nila, kaya minsan gusto ko na lang tumanda, no? Para alam ko na kung yung gagawin sa buhay. Kasi feeling ko masaya kapag adult ka. And then pag reach mo ng adulthood, ayan, nag-uumpisa na ang suffering, no? Kasi iba talaga, no? Pagtanda mo, doon mo marirealize na yung mga ibang matatanda rin pala, is wala rin pala silang idea sa ginagawa nila sa buhay. So that's one construct talaga nag-update sa buhay ko. And so much more pa, no? Regarding sa relationships, regarding sa work, regarding sa education, and society as a whole. Diba? So kung isa-isayin ko yan, sobrang dami yan, hindi tayo matatapos. But you get the point. So sabi ni Kelly, that's just normal, no? Sabi nga niya, dapat kailangan ina-update natin yung mga theories natin, yung mga personal constructs natin, kasi kapag hindi natin ina-update yung mga yan, masyado tayo nag-cling sa mga outdated, sa mga mali na mga personal constructs, and tendency daw is magkakaroon tayo ng mga abnormal behavior or abnormal personality. So for example, yun nga, meron siyang construct sa sarili niya na very matalino siya, very siya yung dapat paniwalaan, siya yung flawless siya, no? Wala siyang pamalian, siya lagi yung tama. You're gonna work on my teeth, not my nose. I don't wear a mask getting my teeth cleaned. But it's about the safety of all of our... Fine, I'll cover my mouth. Can I go be seated now? No. So kung meron siyang personal construct na ganun, and then may isang something na nangyari na magsha-shatter dun sa personal construct na, and hindi niya tinanggap, no? Hindi niya tinanggap na marami siyang mga hindi na alam, lalo na ngayon sa modern technology, no? Social media, hindi niya alam kung ano yung fake news o hindi, tapos sinishare niya, tapos sabihin niya wala na mawawala or something like that. So mataas ang tendency na parang nagkakaroon na siya ng delusion, no? So ang delusion na siya ay yung pinakamalakas, and alam naman natin yung delusion is a form of abnormal behavior. So kailangan i-update, no? But of course, syempre, balance din ng skepticism and gullibility. No, huwag naman tayo masyadong maging gullible na pinapaniwalaan natin lahat. But anyway, it's a tough job to do. It requires critical thinking, which is parang rare commodity na nowadays, sadly. But anyway, ayan, napahaba na naman yung discussion natin about kay George Kelly. Actually, dinedread ko talaga tong summary video na ito dahil very complex, very detailed itong theory na to. Marami siyang mga sanga-sanga. Pero tinay ko na lang siya sa challenge. No? So I hope din masyadong naging sabog or hindi naging boring yung summary video natin. Sana may natutunan kayo kahit papano. So yun na muna sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. So huwag niyo kalimutang i-like, share niyo rin ito sa mga scientist niyong friends. And huwag niyo kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Maraming salamat sa panonood. And hanggang sa muli. Paalam! Bye-bye!